chef, paano ba malalaman kung nalulugi na yung negosyo? Mm-hmm. Okay. Mayroon akong sasagutin kasi ang tanong is, chef, paano ba malalaman kung nalulugi na yung negosyo? Mm-hmm. Okay, meron silang restaurant. And then hindi niya alam kung sakto na ba yung kinikita nila, benta nila araw-araw. Okay? Sasagutin ko po 'yan. Ang sagot po diyan, guys, dito po. Kailangan nating gawa ng expenses muna. Lahat ng expenses mo sa isang buwan, kailangan isulat mo. For example, meron kang rent, meron kang electricity. Okay? Lahat ng expenses ilalagay niyo diyan. Okay? Ngayon, may mga equivalent na amount yan. For example, this is 10,000, this is 7,000, this is, ito yung, let's say na lang 10,000. Tapos, ang electricity, 700. Water, for example, 1,000. Okay? Etc. Lahat po ng expenses isusulat natin. Kung ang expenses mo sa isang buwan kasama ng sweldo is 100,000, kailangan mo makabenta at least 100,000 sa isang buwan. Ang tawag natin dito is break-even sales. So, ibig sabihin ng break-even sales, wala kang kita, wala kang profit. So, ngayon, paano malalaman nga, di ba, kung bagsak ka na? Maglalagay po kayo ng daily sales target. Okay, for example, ang weekdays mo medyo mahina. Maglagay ka ng maliit lang na target. Pero, ang total niyan sa isang buwan, for example, mag-target ka ng 120,000, at least meron ka naman 20,000 na tubo, di ba? So, 120,000, divide mo sa 30, pagkatapos, daily, may target sales ka. Ngayon, hindi mo na kailangan araw-araw mag-check kung kumikita ka o nalulugi ka. For example, today, ang benta ko, 10,000, ay ang target ko lang 8,000. Uy, may 2,000 na agad ako may save. Okay? So, ganun po yun. Maglalagay po tayo ng daily target sales para at least makikita mo pa lang sa benta mo kung nalulugi ka na ba or kumikita ka. So I hope nasagot ko po yung tanong mo. Nakalimutan ko na, isang follower yan. Maraming salamat po. Shoutout pala sa mga estudyante ko, Wednesday class. Ayan, itong mga bagong estudyante. Batch 13. Yes. Alright. Yun lang po. So maraming salamat, Chef Francis po muli.